Amihan Stories presents The Billionaire Fisherman, written by Cliff Fairy, edited by Amihan. Kamusta ang lagay ni Aling Filomena? Tanong kay Karina ng kaibigang si Vadet nang puntahan siya nito sa bahay nilang mag-ina ng hapong yun. Kahapon ay hindi nakapagtinda si Karina dahil dinala niyang ina sa bayan para sa regular check-up nito. Silang dalawa na lang ng kanyang ina ang magkasama sa buhay. Sa ulong anak si Karina, hindi na nasundan ng pagbubuntis ng ina dahil nagkasakit ito sa matres 2 taon matapos ipanganak si Karina. Maayos naman ba din? Nirisitahan lang ng doktor ng bagong vitamins bukod sa mga gamot niya. Mabuti naman kung ganun. Sagot sa kanya ng kaibigan. Kababata ni Karina si Vadet. Tulad niya ay nagtitinda rin ito ng isda sa talipapa. College undergraduate si Karina. Subalit mas pinili ng dalaga na magtinda na lang upang hindi malayo sa ina. 18 taong gulang si Karina nang pumanaw ang ama dahil sa bangungot. Ayon sa doktor na tumingin dito, sumabog ang lapay nito sa gitna ng pagtulog. Pangingisda ang trabaho ng yumaong ama, habang ang ina ni Karina ay nagtitinda ng isda. Yun ang pangunahing kabuhayan ng mga tao sa bayan nilang yun sa Kapis. Nang mamatay ang ama ni Karina ay naging matamlay at sakitin ng kanyang ina. Kaya naman napilitang huminto sa pag-aaral si Karina upang magtrabaho para sa kanilang dalawa ng ina. Magtitinda ka ba bukas, Karina? Hinahanap ka na ng mga suki mo. Tumango si Karina. Oo, medyo may kamahalan yung vitamins ngayon ni nanay eh. Kailangan ko mabawi ang nagastos ko sa check-up niya. Ay, siguradong magugulat ka papunta natin sa Aplaya bukas ng umaga. Malaki ang ngising ani sa kanya ng kaibigan. Bakit? Anong meron? May bago mangisda si Mang Delphine. Tila nasisiyahang ang sagot ni Badet sa kanya. Kaibigan ng yumaong ama ni Karina si Mang Delphine at ninong din niya. Dito sila kumukuha ng mga isda at iba pang lamang dagat na binibenta nila. Simula na makapagpundar ng mga bangka ang matanda ay kumuha na rin ito ng sariling mga tauhan. Ano naman ikakagulat ko kung may bago mangisda si ninong Delphine? Hindi naman bago yun. Kunot noong anya kay Badet. Eh kasi po, ang gwapo ng bago niyang tauhan. Nakangising sagot ni Badet. Diyos ko, Karina, muntik ng malaglag ang panty ko nang makita ko siya kahapon. Yung mga gwapong lalaki dito sa bayan natin, walang-wala sa kakisigan ni Charles. Kinikilig ng litanya ng kaibigan. Charles? Gagad ni Karina. Oo, siya yung bagong tauhan ni Mang Delphine. Siyempre tinanong ko na agad ang pangalan. Sabi ng Mang Delphine, anak daw yun ng kaibigan niya sa Maynila. Tila nangangarap na bumuntong hininga ang babae. Hay, ang gwapo talaga niya, Karina. Swerte nang matitipuhan niya dito sa atin. Dismayadong umiling si Karina sa kaibigan. Kahit na gano'n pa kagwapo yung lalaki niyan, kung mangingisda lang naman siya, hindi ako magkaka-interes sa kanya. Anya rito. Sa loob ng 24 na taon ay hindi pa nagkakanobyo si Karina. Niminsan ay hindi siya nagka-interes sa mga lalaking nagtangkang manligaw sa kanya. Mataas ang standards niya sa lalaki. Gusto niya ay yung gwapo, mabait, at higit sa lahat mayaman. Gusto niya yung lalaking makakapag-angat sa kanila ng inay niya sa buhay. Sige, tignan natin kung hindi ka talaga mo to lalaki Charles bukas ha. Nakangusong sagot ni Badet sa kanya. Kinabukasan, maaga sila ni Badet sa dalampasigan para abangan ang pagdating ng mga mangingisda galing sa laot. Kailan ka pa naglagay ng lipstick sa umaga, Badet? Kunot ang noong tanong ni Karina kay Badet na nasa tabi niya. Siyempre, gusto ko magpakit kay Charles. Nakangising sagot sa kanya ni Badet. Hindi naman kasi ako tulad mo na pinagpala ng magandang muka. Kailangan ko pa mag-effort para mapansin ako ng lalaki. Anito, umiling siya sa kaibigan. Nagpapakit ka? Hindi mo pa nga alam kung single ba yun o may asawa na. Single daw siya, Karina. Siyempre tinanong ko na yun kahapon, no? Ako pa ba? Sagot ito sa kanya bago ito bumaling sa dagat. Paparating na mga bangka, Karina. Intit na tili ng kaibigan. Bumaling si Karina sa mga bangkang papadaong. Agad nakuha ang atensyon niya ng bangkang lula ng kanyang ninong Delphine. Napansin niya ang matangkad na lalaking katabi ng matanda. Nakasuot ito ng kapas na pantalon at puting kamiseta na may mahabang manggas. Kahit hindi sabihin ni Badet ay sigurado siyang yun ang Charles na tinutukoy nito. Tama ang kaibigan. Guwapo nga lalaki. Moreno ito at matipuno ang katawan.
Habang lumalapit ang bangka ay lalo niyang napagtuunan ng pansin ang pisikal na katangian ng binata. Malalim ang mga mata nito, madangos ang ilong, mapula ang mga labi, perpekto ang tabas ng panga. Maiksi ang tabas ng itim na buhok. Pwede itong ihilera sa mga gwapong artista at modelo na napapanood niya sa TV. Yung katabi ni Mang Delphine, yun si Charles Carina. Ang gwapo, di ba? Bulong ni Badet sa kanya. Mabilis na inalis ni Carina ang tingin sa lalaki bago bumaling sa kaibigan. In fairness, gwapo nga, pero hindi ko pa rin type, anya rito. Ilang sandali pa ay bumaba na ang sakay ng mga bangka. Magandang umaga, Ninong Delphine. Bati ni Carina sa matanda na naunang sumalubong sa kanila sa fish landing. Magandang umaga rin, Carina. Bati sa kanya ng matanda habang inaalis ang suot na sombrero. Kamusta ang nanay mo? Ngumiti siya sa matanda. Naayos naman pang lagi ni nanay, Ninong. Mabuti naman kung ganun. Dumako ang tingin ni Carina sa lalaking nakasunod sa kanyang Ninong Delphine, dala ang dalawang timba ng lamang dagat. May bago pala kayong tauhan, Ninong Delphine. Anya sa matanda. Ah, oo, si Charles. Sagot ng matanda bago nilingon ng papalapit na binata. Nang makalapit si Charles ay ibinaba nito ang dala sa harap nila bago nito ibinaling ang tingin sa kanila ni Badet. Magandang umaga, Charles. Malaki ang ngiting bati ni Badet sa binata. Hi, Badet. Nakangiting bati ni Charles sa babae. In fairness, bagay din sa mukha niya ang boses niya. Hindi natigil ang komento ni Carina sa isip. May kasama ka ngayon. Anang binata bago nito ibinaling ang tingin kay Carina. Oo, si Carina, kaibigan ko. Tindera din siya ng isda sa talipapa. Siya ang sinasabi ko sa'yo na anak ng kumpare ko, Charles. Wika naman ni Mang Delphine kay Charles. Ngumiti si Charles kay Carina. Napansin ng dalaga ang maliit na dimple ng binata sa kaliwang pisngi nito. Hi, Carina. Bati sa kanya ng lalaki. Sinalubong ni Carina ang tingin ng binata. Nagdama ang mga mata nilang dalawa. Tama nga si Mang Delphine. Maganda ang inaanak niya. Naglalaro ang ngiting sambit ng lalaki bago nito inilahad ang kamay sa kanya. Hindi napigilan ni Carina ang pag-iinit ng pisngi sa sinabi ng binata. Hindi yun ang unang beses na may pumuri sa kanya. Subalit hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang epekto sa kanya ng mga salita ng lalaking kaharap. Kaya naman sa halip na tanggapin ang kamay ni Charles, ay tinapunan lang ngayon ang tingin bago ibinaling ang tingin sa katabi nito. Ninong, yung dating order ko pa rin po. Wika niya sa matanda. Maganda nga, pero suplada pala. Narinig ni Carina na sambit ng lalaki bago ito tumaligod para bumalik sa bangka. Napaawang ang labing sinunda ng tingin ng dalaga ang papalayong lalaki. Gusto niyang umapila sa sinabi nito. Subalit sa halip na makapagsalita ay napatulala na lang siya habang pinapanood itong magdiskarga ng panibagong balde na lamang dagat mula sa bangka. Kitang-kita niya ang pagbanat ng muscle nito sa braso sa ginagawang pagbubuhat. Tumigil ka sa pagtitig sa lalaking yan, Carina. Saway niya sa sarili. Kay Charles niyo na ihabili ng mga order niyo, Carina. Siya na ang bahalang mag-deliver nun sa talipapa. Natigilan si Carina nang marinig ang boses ng kanyang Ninong Delphine. Mabilis siyang bumaling dito. Sige po, Ninong. O siya, maiwan ko na kayo dito at may lalakarin pa ako sa bayan. Si Charles na bahala sa inyo. Huwag kayong mag-alala dahil maaasahan yan. Ani pa ng ninong niya bago ito umalis. Naiwan sila ni Badet sa fish landing kasama ang ilan pang mamimili ng isda. Gaga ka kanina? Bakit hindi mo malang tinanggap yung kamay ni Charles kanina? Ayan tuloy, tinawag ka suplada ni Pogi. Untag sa kanya ni Badet habang pinapanood nila ang pagbalik ni Charles. Dala ang panibagong timba ng mga lamang dagat. Kasama nito ang dalawa sa dati ng tauhan ng kanyang ninong Delphine na sina Ador at Boyet. Wala akong pakialam. Bali walang sagot ni Carina sa kaibigan. Ayoko sa kanya. Masyadong presko, palibhasa, gwapo. Paanong presko? Eh, ang bait nga. Pinuri ka pa, oh. Aminin mo, nagwapuhan ka rin sa kanya, no? Ah, basta. Ayoko sa kanya. Giit ni Carina sa babae. Akmang sasagutin siya ng kaibigan nang makita niyang tila nagbago ang isip nito. Sa halip na magsalita, ay ngumuso lang sa kanya si Badet. Bago ibinaling ang tingin kay Charles na halos ilang hakbang na lang ang layo sa kanila. Charles, kukuha ko ng 10 kilong bangus, dalagang bukid at lapu-lapu. Nakangiting wika ni Badet sa lalaki. Masayang-masayang bruha.
Kulang na lang ay ma-beautiful eyes mapansin lang ng binata. Tumango si Charles bago bumaling kay Karina. Ikaw, Miss Suplada, anong kukunin mo? Miss Suplada? Naka-arko ang kilay na gagad ni Karina sa kaharap. Ako? Oo, ikaw, Miss. Naglalaro ang ngiting sagot ni Charles sa kanya. Anong order mo? Gustong sawayin ni Karina ang lalaki sa ginawa nitong pagtawag sa kanya. Subalit pinigilan niya ang sarili. Tama naman ang lalaki na sinupladahan niya ito kanina. At isa pa, dapat ay wala siyang pakialam kung ano man ang tingin nito sa kanya. Bakit ba siya papa-apekto? 10 kilo ng pusit alimango at hipon, 5 tahong at sugpo. Sa halip ay wika niya dito. Tumango sa kanya si Charles. Yun lang ba? Ayaw mo ng isda? Mas madami kaming huli ngayon kaysa kahapon. Kung gusto ko ng isda, edi sana sinabi ko, di ba? Nakaangat ang isang kilay na ganti niya dito. Hindi niya inaasahan ang mahinang pagtawa ng lalaki. Suplada nga talaga. Komento nito sa kanya. Hindi niya napigil ang irapan ng lalaking kaharap. May problema ka ba sa pagiging suplada ko? Wala, Miss. Maganda ka pa rin naman kahit suplada ka eh. Nakangiti sagot ni Charles sa kanya. Bago pa mapigilan ni Karina ang sarili ay nag-init na ang pisngi niya. Sa halip na ipahalata na naaapektuhan siya ay pinagtaasan niya ito ng kilay. Nagpapakit ka ba sa akin? Matapang na tanong niya kay Charles. Natigilan ang binata, sabalit agad ring bumalik ang ngiti sa mukha nito. Paano kung sabihin kong oo? Tinawanan ni Karina ang binata. Pasensya na, pero hindi ko type mga tulad mo. Walang awang sagot niya sa lalaki. Nako Charles, lalaking mayaman ang gusto niyang si Karina. Singit ni Ador na nakikinig pala sa usapan nila. Kung ako sa'yo, huwag ka na magpapogi dyan dahil hindi tatalab. Sayang lang ang effort mo. Baka mapabilang ka lang sa mga binasted niya. Dugtong pa ng lalaki. Sumulyap si Charles sa mga kasamahang mangingisda bago ibalik ang tingin kay Karina. Gusto mo ng mayaman? Bahagyang nakaangat ang makapal na kilay na tanong nito. Oo, kaya ngayon pa lang sinasabi ko nang wala kang pag-asa sa akin. Mataray at prak ang sagot niya. Sa halip na magpapakitang atupagin mo, sana inilista mo yung order namin. Ayaw pa naman ni Ninong Dolphin ang tauhan na tatanga-tanga. Sa halip na ma-offend sa sinabi niya ay ngumiti lang sa kanyang lalaki. Don't worry, Miss. Matalas ang memorya ko. 10 kilo ng hipon, alimasag, pusit, 5 tahong at sugpo. Yun ang order mo, tama ba? Sa halip na kumpirmahin ay umismid lang si Karina. Siguraduhin mo makakarating agad yan sa talipapa, ha? Wika niya bago tumalikod at hilahin si Badette palayo ng fish landing. Diyos ko, type ka ni Charles, Karina. Ilang beses kang sinabihang maganda. Singhap ni Badette sa tabi niya habang naglalakad sila papunta sa talipapa na hindi kalayuan sa kanila. Tapos ikaw, anong ginawa mo? Sinupla-supladahan mo lang? Grabe ka rin ha? Umiiling-iling sa kanya ang kaibigan. Anong gusto mong gawin ko? Magtatalon sa tuwa dahil pinuri niya ako? Nakaingos na sagot niya rito. Hindi ko nga type pa de. Mabuti pang malaman na niya yun habang maaga. Kilala si Karina sa lugar nila sa madalas na panunupla ng mga lalaking nagpapakita ng interes sa kanya. Talaga? Yung ganong kagwapo hindi mo pa rin gusto? Alam mo kung anong gusto ko, di ba? Yung gwapo, mabait at mayaman. Anya kay Badette. Eh paano kung mayaman yung si Charles? Magugustuhan mo, no? Patuloy na pangungulit ng babae. Ilang segundong hindi nakasagot si Karina. Sa huli umingos siya. Hindi pa rin, kasi hindi naman siya mabait eh. Nakita mo nga at nuknukan ng hangin. Palibhasa, alam na gwapo kaya ganun umasta. Hay nako, ewan ko sa'yo Karina. Kung ako lang yung type ng si Charles, kanina ko pa yung sinunggaban. Wala nang ligaw-ligaw, kami na agad. Tila nangihinayang ng wika ni Badette. Pero ikaw ang gusto, kaya wala akong magagawa kundi suportahan na lang kayong dalawa. Nakangising dugtong nito. Sinimangutan ni Karina ang kaibigan. Hindi ko nga gusto yon. Huwag kang magsasalita ng tapos, Karina. Baka bukas makalawa, gusto mo na pala siya. Hindi siya nilubayan ng panunuksa ni Badette hanggang sa makarating sila sa talipapa. Magkatabi ang pwesto nila ng kaibigan. Sari-saring isda ang tinitinda ng kaibigan habang si Karina ay mga lamang dagat. Sa hapon ay gumagawa sila ng mga alahas at palamuti na gawa sa coffee shells na dinadala nito sa bayan. Ilang minuto ang lumipas ay natanaw na nila si Charles. Kasama nito si Boyet. Napahinto si Karina sa paglilinis ng pwesto at hindi napigilang paunahin ng walang kahirap-hirap na pagbubuhat ng binata sa malaking baldeng dala nito.
Dumiretso sa kanya si Charles. Napaismid si Karina nang magtama ang mata nila ng lalaki. Ito ang order mo, miss. Kompleto yan. Nakangising wika nito sa kanya. Tumikim si Karina pagkatapos inspeksyonin ang mga lamang dagat sa harap. Salamat. Napilit ang sambit niya nang ibalik ang tingin sa binata. Iahatid ko na lang kay Ninong Delphine mamaya ang bayad. Tila naaliw nang umiti ang lalaki. You're welcome, miss. Bakit ganyan ka makangiti? Supladang tanong ni Karina sa lalaki. Bakit? May problema ba sa ngiti ko? Tanong ng kaharap habang inaayos ang manggas ng kamiseta. Nakaka-distract, sagot ni Karina sa isip. Subalit sa halip na sabihin yon ay inismiran niya ang lalaki. Di ba sabi ko huwag ka magpakit sa akin? Kahit anong gwapo mo, hindi yan tatalab sa akin. Sagot niya rito. So nagagwapuhan ka sa akin? Tanong ni Charles. Sa pagkakataong yon ay lalo pang lumawak ang ngiti nito. Napakorap si Karina, subalit mabilis din niyang inirapan ng kaharap. Impokrito naman ako kung sasabihin kong wala kang itsura. Pero sinasabi ko sa'yo, di ako madadala sa kagwapuhan mo. Kaya tigilan mo yung kakangiti mo sa'kin. Sikmat niya rito. Mahirap ata yan, miss. Hindi naman ako ngumingiti lang dahil nagpapakita ko sa'yo. At saka kung hindi ka naman kamuapektado, bakit mo kailangan pigilan ng pangiti ko? Katwira ni Charles sa dalaga, bahagyang nakaangat ang makapal na kilay. Eh di bahala ka dyan? Naiinis na sagot ni Karina sa lalaki. Hindi matanggap na may punto ang sinabi nito. Bahagyang natawa si Charles. Sige na, mauna na ako, miss. Sana makarami ka ng benta. Nakangiting sumaludo pa ito sa kanya bago tumalikod. Hoy, sino yun, Karina? Usisa sa kanya ng kasamahang tindera habang sinusundan niya ng tingin ng papalayong binata. Bagong tauhan ni Ninong Delphine. Sagot ni Karina kay Amanda. Talaga? Akala ko bago maniligaw mo, ang gandang lalaki. Umiling si Karina habang abala sa paglilinis ng lamang dagat na ititinda. Alam niyo namang hindi ako magpapaligaw sa kung sino-sino lang. Naku, sayang naman ang ganda mo, Ineng. Ani Aling Merlinda, ang tindera ng gulay na kaibigan ng ina niya. Di bali na hong masayang ang ganda kaysa mapunta sa walang kwentang lalaki, Aling Merlinda. Saka marami pa po akong pangarap para sa amin ni nanay. Sinisikap ni Karina na makaipon upang makabalik sa pag-aaral. Kahit 5 taon na siyang nagtitinda ay hindi pa rin napuputol ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Pero seryoso, mangingis na yung gwapong lalaki kanina, Karina? Muling usyoso ni Amanda. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganun kong gwapong mangingisda ah. Halos 1 oras na naging topic ng mga kasamahang tindera si Charles ng umagang yon. Siya naman ay nakikinig lang at nakikisabat kung minsan. Hindi ka sasama sa fish landing? Tanong sa kanya ni Badet nang sunduin siya ng kaibigan kinabukasan ng umaga. Ikaw na lang ang magsabi ng order ko, pareho lang din naman. Medyo late ako nagising kaya hindi ko pa naipagluluto si nanay ng almusal. Umismid sa kanyang kaibigan. Talaga ba? O baka iniiwasan mo lang makita yung si Charles? Bakit ko naman iiwasan ng lalaking yun? Sagot niya kay Badet. Eh kahit naman di ako pumunta sa fish landing, siya pa rin naman ang maghahatid ng order natin. Gaya nga ng hinala niya, si Charles pa rin ang naghatid ng order niya ng araw na yon. Tulad kahapon, isang kamiseta at kupas na maungang suot ng lalaki. At kagaya rin kahapon, gustong mapairap ni Karina nang makita ang ngiti sa mukha ng binata. Huwag kang masyadong suplada, miss. Baka hindi bumenta ang paninda mo. Pabirong wika sa kanya ni Charles. Iningusan niya ang binata. Huwag kang mag-alala, dahil sa'yo lang naman ako suplada, hindi sa mga customer. Naaaliw na nag-angat ng kilay si Charles. Talaga? Ang special ko naman pala kung ganun, miss. Special? Sarkastikong gagad ni Karina sa kaharap. Oo, special ka nga, dahil ikaw lang ang kilala kong mayabang. Anya rito. Pogi, mukhang ayaw sa'yo ni Karina, kaya sa amin ka na lang. Pabirong sambit ni Amanda kay Charles. Nakangiting bumaling si Charles sa mga kasamahan niyang tindera. Pasensya na, pero si Miss Karina lang ang gusto ko. Sa sinabi niya na binata ay muling nag-init ang pisngi ni Karina. Inulan siya ng tukso mula kay Badet at sa iba pang kasamang tindera. Umalis ka na nga bago pa uminit ang ulo ko sa'yo. Naiinis na pagtataboy ni Karina kay Charles. Marahang tinawanan lang siya ni Charles bago ito sumaludo at tumalikod. Sa sumunod na mga araw ay si Charles pa rin ang regular na naghahatid ng order niya. Ilang araw lang din ay nakapalagay ang loob na ng binata ang mga kasamahan niyang tindera.
Napansin ni Karina na likas na palabiro ang lalaki at matulungin. Kahapon ay napansin niya kung paano nitutulungan si Aling Merlinda sa pag-aayos ng mga paninda nitong gulay nang makitang nahihirapan ng matanda. Sa kabila niyon ay hindi nabawasan ang pagsusungit ni Karina sa lalaki, lalo na kapag niningitian siya nito. Hindi mo lang kayang aminin na apektado ka sa ngiti ni Charles kaya mo siya sinusuplatahan. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip niya. Bakit ba minsan tawag mo kay Karina, Charles? O sisa ni Amanda sa lalaki ng umagang yon? Bahagyang natawa si Charles. Suplada talaga yun. E kaso ayaw yatang tinatawag ko siyang suplada. Sagot ni Charles. Bumaling sa kanya ang binata at ngumiti. Diba, miss? Kinlat nito kay Karina. Muntik nang malaglag ang panga ni Karina sa ginawa ni Charles. Agad siyang nakabawi at tumikhim. Ewan ko sa'yo. Karina na lang ang itawag mo sa akin dahil naaalibadbaran ako sa kaka mismo. Irap niya rito. Sige, Karina na. Nakangiti ang sambit ng binata. Natigilan si Karina nang marinig ang pangalan mula sa bibig ng lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit may kumislot sa loob ng dibdib niya sa paraan ng pagsambit nito sa pangalan niya. Ganoon pa man, ay muli lang niyang inirapan ng binata. Umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Sikmat niya rito. Isang mahinang tawa ang sinagot sa kanya ni Charles. Alam mo bang nabubuo mo ang araw ko kapag sinusungitan mo ako, Karina? Nakangising sambit nito bago nagpaalam din ito sa mga kasamahan niya. Hindi naman ito pinansin ni Karina at hinayaan lamang umalis. Pupunta ka sa birthday ng asawa ni Mang Delphine mamaya? Tanong kay Karina ni Badet habang nagliliquid sila ng pwesto kanatanghalian. Maagang naubos sa mga tindan niya ng araw na yon. Oo, nakakahiya naman kung hindi. Sagot ni Karina sa kaibigan. Kahapon ay inimbita sila ng kanyang ninong Delphine sa birthday celebration ng asawa nito. Talaga? Siguradong naroon si Charles. Ayos lang sayo? Nakangising tanong ng kaibigan. Nabanggit sa kanya ni Badet na doon tumutuloy si Charles sa bahay ng kanyang ninong Delphine. Eh ano naman kung nandun siya? Bali walang sagot ni Karina kay Badet. Hindi naman siyang ipupunta ko doon. Akala ko kasi ayaw mo siyang nakikita. Sa sinabi niya ng kaibigan ay biglang sumagi sa isip ni Karina si Charles at ang ngiti nito. Naalala niya kung paano halos itulak niya paalis ng talipapa ang binata kanina. Subalit ngayon, ay tila hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit isang bahagi niya ang tila gustong makita ang lalaki. Maya-maya ay nagpaalam na siya kay Badet na uuwi na. Pagsapit ng hapon ay nagpaalam siya sa ina na aalis muna at pupunta sa birthdayhan. Ngayon pa lang birthday ni Maring Mercy anak? Wika ng ina ni Karina nang makita nitong nakabihis siya ng hapong yon. Nakasuot si Karina ng isang simpleng puting dress at sandals na madalas niyang suotin kapag may pinupuntahang okasyon. Nakalugay ang itim at mahaba niyang buhok. Nakaupo sa paboritong silyo ng ina. Mula noong mamatay ang ama ni Karina ay bihira nang lumabas ang ina. Lalo pa itong napirmi sa bahay nang ma-stroke at mahirapang maglakad. Opo, Nay. Inimbitahan po ako eh. Nakakahiya naman na hindi pumunta. Nagluto na ako ng hapunan, Nay. Kumain na kayo kapag nagugutom kayo. Pero hindi naman ako magtatagal dun. Pagpapatuloy niya bago yumuko at hinapyos ang ulo ng alaga nilang asong si Chawi. Bantayan mo mabuti si Nanay habang wala ako, ha? Bili niya sa alaga. Isang mahinang taho lang ang isinagot sa kanya ng alagang aso. Malamlam nang umiti sa kanyang ina. Huwag mo akong alalahanin, anak. Basta mag-enjoy ka doon. Umiti siya sa ina bago nagpaalam dito. Sinalubong siya ni Badet sa labas na bahay na tulad niya ay nakabestida rin. Ang ganda mo talaga, Karina. Komento ni Badet. Sigurado papansinin ka na naman doon ni Charles. Nakangising tugon nito. Hayaan mo siya. Wika ni Karina sabay irap sa kawalan. Subalit hindi niya napigilan ang bahagyang pag-angat ng usulok ng labi. Pagdating sa bahay ng kanyang ninong Delphine, ay naabutan nilang nagkakasayahan ng mga bisita. Isa ang bahay ng matanda sa pinakamalaking bahay sa lugar nila. Dalawang palapag yon at may balcony pa. Karina, hindi mo isinamang nanay mo? Bati sa kanya ng ninong Delphine niya nang puntahan niya ito at ang asawa nito para bumati. Ngumiti siya rito. Kilala niyo naman po yun, hindi na talaga naglalabas. Nakakaunawang tumango ang kaharap bago itinuro ang malaking mesa ng pagkain. Sige na, kumain na kayo. Papabuunan ko na lamang mamaya ng pagkain ng iyong ina. Pagkatapos kumuha ng pagkain, ay iginala ni Karina ang tingin. Agad na nahanap ng mga mata niya si Charles. Nasa mesa ito kasama ang iba pang tauhan ng kanyang ninong Delphine. Pare-parehong kumakain ng mga ito.
Nakaasaw na polo shirt ang binata. Taliwas sa lagi nitong suot kapag nangingisda. Bago pa makapag-iwas ng tingin si Karina, ay bumaling na sa direksyon niya si Charles. Nagtama ang mga mata nila. Ngumiti sa kanya ang binata. Hindi maintindihan ni Karina ang biglang pagkabog ng dibdib. Sa halip na gantihan ng ngiti ay inirapan niya lang ang lalaki bago dumiretso sa mesang pinuntahan ni Badet. Ang gwapo ni Charles. Bulong sa kanya ni Badet habang kumakain sila. Nakita mo na, Karina. Nandun sa mesa ni Naboyet. Wala akong pakialam, Badet. Ani sa kaibigan bago inabala ang sarili sa pagkain. Nakatingin siya dito, Karina, oh. Tingin ko gandang-ganda na naman yun sa'yo. Natigilan si Karina sa sinabi ni Badet. Tila may kumistot sa loob ng dibdib niya. Subalit pinigilan niya ang sariling gumaling pa sa direksyon ni Charles. Halos paubos na ni Karina ang kinakaing dessert nang bigla siyang makaramdam ng pananakit ng puson. Nagpaalam siya kay Badet bago dumiretso sa banyo ng bahay ng ninong niya. Naku naman, wrong timing. Bulong ni Karina sa sarili nang makumpirmang dumating ang buwan ng dalaw niya. Namutla rin siya nang makita ang maliit na pulang mansya sa likod ng suot niyang bestida. Namamroblema ang kinagat ni Karina ang kanyang ibabang labi. Lalo siyang napangingi nang maalalang hindi niya dala ang cellphone, kaya hindi niya maitetext si Badet. Karina? Muntik nang mapatalan si Karina nang marinig ang pamilyar na boses ni Charles mula sa labas ng banyo. Kasunod ang mahinang katok sa pinto ng banyo. Tumikim si Karina kasabay ng malakas na kabog ng puso. Anong problema mo? Iritado ang sikpat niya sa binata mula sa loob. Narinig niya ang pagtikim nito. Napansin ko kasi na kanina ka pa hindi bumabalik. May problema ba? Tila nag-aalala lang tanong nito mula sa labas. Natigilan si Karina. Nakagat niya ang ibabang labi bago bumuntong hininga. Ano, pwede mo bang tawagin si Badet sa labas? Sagot niya sa binata gamit ang mas mahinahong tono. Sige, sagot ni Charles bago niya narinig ang yabag nito palayo. Ilang minuto lang ay muli niyang narinig ang boses ng binata mula sa labas. Umalis daw saglit si Badet, sabi ni Mang Delphine, Karina. Informa sa kanya ng lalaki. Napapikit si Karina kasabay ng mahinang pagmumura. Anong problema, Karina? Baka pwede akong makatulong. Huminga ng malalim si Karina bago kinalma ang sarili. Karina? Untag ni Charles sa pagitan ng pinto. Lumunok si Karina kasabay ng pagbalot sa kanya ng matinding kahihiyan. Ano kasi, dinatlan ako at kailangan ko sana ng napkin. Napipilit ang pag-amin niya sa kausap. Napkin? Yun lang ba? Oo, sagot ni Karina kasabay ng mariing pagpikit ng mga mata. Sige, maghahanap ako. Babalikan kita dito. Sagot ni Charles sa dalaga mula sa labas ng banyo. Napahawak si Karina sa mukha sa matinding kahihiyang nararamdaman habang hinihintay si Charles. Hindi siya makapaniwalang sa lahat ng tao ay si Charles pa talaga ang hihinga niya ng pabor na yon. Karina, pakibukas ng pinto. Wika ni Charles pagkatapos ng ilang minutong paghihintay ni Karina sa loob ng banyo. Karina, kumalma ka. Utos niya sa sarili bago buksan ang pinto. Tumambad sa kanya si Charles. Mabilis na inabot nito sa kanya ang isang pack ng napkin at isang kamisetang may mahabang manggas. Hindi ko na itanong kung anong klaseng napkin yung gamit mo. Alanganing ngiti ng binata sa kanya. Tila hindi komportable sa sinabi. Nahihiyang bumagsak ang mata ni Karina sa paketeng ng napkin. Ano, okay naman to. Pero bakit may kamiseta mo? Mahinang sambit niya. Naisip ko na baka may mansya ng dress mo. Kaya kumuha na rin ako ng long sleeve sa kwarto ko. Sagot ng binata sa kanya. Nahihiyaman ay nagangat siya ng tingin kay Charles. Ano, salamat Charles. Mahinang sambit niya. Marahang tumango sa kanya ang binata at ngumiti. Sige na, mag-asikaso ko na riyan. Anito. Tumango si Karina bago muling isinara ang pinto. Mabilis siyang nag-ayos. Maingat na itinali rin niya ang manggas na kamiseta ni Charles sa magkabilang baywang upang matakpan ang mansya ng dugo sa bestida niya. Okay ka na? Tanong sa kanya ni Charles paglabas niya ng banyo. Hindi inaasahan ni Karina na hihintayin pa siyang lumabas ng binata. Ano, okay na. Nahihiyang sagot niya rito. Maraming salamat ulit, Charles. Ibabalik ko na lang bukas ng kamiseta mo. Humiti sa kanya ang binata. You're welcome, Karina. Tumikim siya at nag-iwas ng tingin. Sige, babalik na ako sa labas. Anya bago ito nilagpasan. Pinuntahan niya ang asawa ng kanyang ninong Delphine at nagpaalam na rito. Pakisabi na lang po kay Badet pagbalik niya na umuwi na ako. Anya sa ginang.
inabutan muna siya ng ginang ng pabalot na pagkain para sa kanyang ina. Bago pa makalabas si Karina sa gate ng bahay, ay nakita niya ang paghabol sa kanya ni Charles. Madilim na, Karina. Ihahatid na kita pa uwi. Wika ng binata. Pero kung hindi ka komportable, okay lang naman. Wala sa sariling napatango siya kay Charles. Talaga? Nakangiting tanong ng binata, tila hindi inaasahan ang pagpayag niya. Sa pagkakataong yun ay napairap siya sa lalaki. Sige, wag na lang. Bawi niya rito. Narinig niya ang mahinang tawa ng binata. Wala nang bawian, naka-oo ka na. Wika nito na sinabayan na siya sa paglalakad. Bakit mo ba naisip na ihatid ako? E sanay naman ako maglakad sa gabi. Dito na ako lumaki. Ikaw nga dyan ang taga-Maynila. Bumaling sa kanya ang binata at humiti. Gusto ko kasing makausap ka pa, Karina. Nag-init ang bisngin ni Karina sa sagot ni Charles. Sabalit pinagtaasan niya ito ng kilay. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, wala kang pag-asa sa akin, Charles. Bawal ba kahit makikipagkaibigan? Hindi agad nakasagot si Karina sa tanong ng binata. Bumagsak ang mata niya sa kamiseta nitong nakatali sa baywang niya. Salamat nga pal ulit kanina. Pakiulit nga yung sinabi mo. Sambit nito. Nag-angat si Karina ng tingin sa lalaki. Sumalubong sa kanya ang naaaliw ng ngiti sa mga labi ni Charles. Sabi ko, salamat. Pero huwag mo nang ipaulit sa akin dahil last na tong ulit. Humisi sa kanya si Charles. So, pwede na ba ako maging kaibigan mo? Kumibot ang labi ni Karina. Kapag gawan ay bahagya siyang nag-angat ng kilay. Basta kaibigan lang. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, hindi mo ako type. Pagpapatuloy ni Charles sa sinasabi ng dalaga. Oo, alam ko na. Ilang beses mo nang sinabi sa akin yan. Tumango siya rito. Mabuti na yung malinaw. Tumikim si Charles. Sabi ni Nabadit, gwapong mayaman daw ang type mo. Totoo ba? Bali nito sa kanya. Oo. Sagot ng dalaga bago nakibit balikat. Gusto ko makaahon sa hirap eh. Pero parang imposible naman na yumaman ako. Kaya gusto ko nalang makahanap ng mayamang mapapangasawa. Ano pa? Bukod sa gwapo at mayaman. Interesanteng tanong ni Charles. Mabait, responsable. At saka dapat yung mahal ko rin, syempre. Hindi naman dahil basta mabait at mayaman, papatulan ko na. Hay nako, kaya wala pa akong boyfriend hanggang ngayon eh. Ang taas ng standard ko, no? Hindi napigil ang sambit niya. It's fine to have high standards, Karina. Bahagyang nakaangat ng kilay na bumaling siya rito. Ikaw naman ang tatanungin ko, Charles. Tatanungin mo ako kung anong nagustuhan ko sa'yo? Nakaangat ang sulok ng labing tanong nito. Inignora ni Karina ang pag-iinit ng pisngi at inirapan ng binata. Hindi yon. Hindi na ako nagtataka kung bakit mo ako gusto dahil marami din naman talaga nagkakagusto sa akin. Mayabang nasagot niya. Narinig niya ang mahinang tawa ng binata. You're cute when you're being snob and conceited like that. Anito, natuloy ang ikinapulan ng mukha ni Karina. Nagpapasalamat na lang ang dalaga na hindi yun mapapansin ng binata mula sa kaunting liwanag na hatid ng buwan. Sabi ni Ninong Delphine, taga-Maynila ka daw. Sambit ni Karina. Paano ka napat pa dito sa probinsya namin? Saka anong trabaho mo dun? Marunong ka mag-English siya. Kanina ko pa napapansin na English ka ng English. Napansin niyang tila natigilan ng binata. Nawala rin ang ngiti sa mukha nito. Taga-Maynila nga ako. But I've always liked the sea. It's always been my comfort place. Kaya nung umalis ako ng Maynila, dito ako nagpunta. Dati rin kasing mangingisda ang tatay ko. In fact, siya talaga nagturo sa aking mangisda. Maaga nga lang siya nawala. I'm sorry, Charles. Mahinang wika ni Karina sa binata. Ngumiti sa kanya si Charles. Ayos na ang Karina, matagal na yun. Pero bakit ka umalis ng Maynila? May kinakasan ka ba doon? Utang, ganon? Mahinang tumawa ang lalaki sa huling sinabi niya. Subalit agad rin itong sumeryoso. Trabaho. Tipid na sagot nito. Hindi ako masaya sa dati kong trabaho kaya umalis ako. Curiosong nag-angat siya ng kilay. Anong trabaho mo? Ang galing mo mag-English eh. Teka, hindi ka naman siguro artista, no? Nanliliit ang mga matang tanong niya. Pinagat ni Charles ang ibabang labi. Tila pinipigil ang mapangisi. Hindi ako artista, Karina. Nagtatrabaho lang ako sa isang shipping line. Napatango ang dalaga. Kung sa bagay, kung artista ka, dapat mayaman ka. Saka hindi ka magtsatsaga ng mga isda dito. Don't worry, Karina. Gwapo lang ako, pero hindi ako artista. Nakangisi ng sambit ni Charles sa kanya. Wow, ang yabang ha.
Hindi napigil ang tawa ni Karina sa lalaki. Subalit napalitan ng iwi ang ngiti niya nang biglang kumirot ang puso niya. Ayos ka lang, Karina? Nag-aalala ang tanong ni Charles. Hindi mo ba kailangan ng gamot para dyan? Okay lang ako, Charles. Normal lang naman to. Bago pa makasagot ang binata, umihip ang malakas na hangin mula sa dagat. Nilipad ang mahabang buhok ni Karina. Bago pa niya maayos yon, ay naramdaman na ng dalaga ang kamay ni Charles sa mukha niya. Maingat nitong hinawi ang buhok na tumabing sa mukha niya at iniligay yon sa likod ng tenga niya. Napatulala si Karina sa ginawa ng binata. Salamat. Mahinang sabit ng dalaga nang salubungin ang mga mata nito. Hindi maikailan ni Karina ang biglang pagbabago ng tibok ng puso nang maramdaman ang mainit na kamay ng lalaki sa balat niya. You're welcome, Karina. Ngiti sa kanya ni Charles. Napakorap si Karina. Pagkatapos ay tumikim siya at nag-iwas ng tingin. Bilisan na lang natin. Lumalamig na. Anya, bago itinuloy ang paglalakad. Sige, nanay mo lang ang kasama mo sa bahay. Tanong ng binata habang nakaagapay sa kanya. Oo, namatay ang tatay ko 4 years ago. Pero kasama naman ni nanay sa bahay si Chawi, yung asa namin. Isang minuto pa ang lumipas ay narating nilang isang hindi kalakihang bungalow house. Dito na ako. Salamat sa paghatid, Charles. You're welcome, Karina. Makakaasa ba ako na hindi mo na ako susupladahan bukas? Nakaangat ang sulok ng labing wika ng binata. Ang magkabilang kamay ay nakapasok sa bulsa ng pantalong maong. Nagtitigil ang ngiting nag-angat ng kilay si Karina. Basta ba hindi mo ako iinisin eh? Bahagyang natawa ang binata. Alright, good night, Karina. Hindi niya napigil ang hindi gantihan ng ngiti si Charles. Good night din, Charles. Subalit sa halid na tumalikod ang binata ay nanatili itong nakatingin sa mukha ng dalaga. Bakit hindi ka pa umaalis? May nakalimutan kang sabihin? Nagtatakang tanong ni Karina sa lalaki. Tumikim si Charles. Ito ang unang beses na nginitian mo ako, Karina. Nakangiting komento nito. Kumunot ang noon ni Karina. Pagkatapos ay nakangusong napairap sa binata. Sus, yun lang naman pala. Sige na at papasok na ako sa loob ng bahay. Sige, miss. Nakangiting sumaludo sa kanya si Charles bago nagsimulang maglakad palayo. Siya naman ay pumasok na sa loob ng bahay. Naabutan niya itong nanonood ng TV. Bakit ang aga mo namang umuwi? Wala pang alas 8. Ani kay Karina ng ina pagpasok niya sa bahay. Inabutan po kasi ako ng dalaw, Nay, kaya napauwi ako agad. Sino ang narinig kong kausap mo sa labas, Karina? Tanong sa kanya ng ina. May naghatid ba sa'yo? Si Charles po. Yung bagong tauhan ni Ninong Delphine, hinatid lang po ako pauwi. Sagot niya sa ina. Dumiretso siya sa kusina para ilagay sa plato ang pagkain ni pinauwi sa kanya ng asawa ng kanyang Ninong Delphine. May pagkain akong uwi, Nay. Bigay ng ninang para sa inyo. Anya sa ina pagbalik sa sala. Kumain na ako, nak. Yung Charles Kama na naghatid sa'yo, maniligaw mo ba? Imbes ay tanong nito. Nanlaki ang mga mata ni Karina sa tanong ng kaharap. Hindi, Nay. Magkaibigan lang kami nun. Wala akong maniligaw. Bakit parang namumula ka yata? Hindi po, ah. Yung mga pagkain po sa mesa, pakilagay na lang sa ref kung hindi nyo kakainin. Sige po, maliligo na muna ako, Nay. Paalam niya rito. Kinabukasan ay masama ang pakiramdam ni Karina. Bukod sa matinding pananakit ng puson, ay mainit din ang katawan niya. Nagpasya siyang hindi na muna magtinda ng araw na yon. Pagkatapos niya magluto ng almusal ay bumalik siya sa kwarto. Subalit pagdating ng alas 6 ay kinatok siya ng ina para sabihing magbisita siya. Sino daw, Nay? Tanong ni Karina sa ina. Imposibleng si Badet yun dahil nasa talipapa pa ang kaibigan ng mga ganoong oras. Charles daw, yung naghatid sa'yo kagabi? Sagot ng ina bago naupo sa gilid ng maliit na kama niya. Nanlaki ang mga mata ni Karina sa narinig. Si Charles, Nay? Sigurado ka? Oo, anak. Hindi mo naman nabanggit kagabi na kay gwapo pala ng lalaking yun. Nangingiting komento ng ina. Binaliwala ni Karina ang huling sinabi ng ina. Sa halip ay mabilis siyang nag-ayos bago lumabas sa silid. Naabutan niya si Charles na nakaupo sa upuang kawayan sa sala habang nilalaro ang aso niya. Nakasuot ito ng puting t-shirt at pantalong maong. Mukha ring bagong ligo ito. Nagangat sa kanya ng tingin ng binata at ngumiti. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Karina sa binata. Nasabi ni Badet na masama pakiramdam mo kaya naisipan kong puntahan ka. Bumila ako ng prutas kanina sa kagamot sa dysmenorrhea. Anito, sabay abot sa kanya ng isang plastic bag.
Tumikim si Karina at naupo sa tabi ng binata. Di ba sabi ko sa'yo, magkaibigan lang tayo? Mahinang sambit niya rito. Nag-iingat na marinig siya ng ina na ilang metro lang ang layo sa kanila. Naglalaro ang ngiting nag-angat si Charles ng kilay. Oo nga Karina, magkaibigan tayo. Hindi ba pwedeng magdala ako ng prutas sa kaibigang masama pakiramdam? Nakangusong ibinaba niya ang tingin sa plastic bag na hawak. Fine, salamat. Kagat ang labing sagot niya sa lalaki. Iho, may gusto ka bang inumin? Sabay silang napatingin ni Charles sa inang nagsalita. Hindi nanay, ako na. Ani Karina sa ina bago siya bumaling kay Charles. Anong gusto mo? Kape, gatas at juice lang ang meron kami. Umiling ang binata. Hindi na Karina, masama ang pakiramdam mo kaya huwag ka na magkabala. Dinala ko lang talaga itong prutas at gamot para sa'yo. Hindi rin ako magtatagal. Mawalang galang na iho, pero naniligaw ka ba sa anak ko? Tanong ng ina niya kay Charles na ikinalaki ng mata ng dalaga. Bumaling si Karina sa ina. Nay, hindi nga naniligaw tong si Charles. Nakangusong ani rito. Totoo pong sinabi ni Karina, Nay. Magalang na sagot ni Charles sa ina ng dalaga. Magkaibigan lang po kami ng anak niyo. Hindi daw niya kasi ako type. Pagpapatuloy pa ng binata. Aba, mukhang bulag ata ang anak ko. Komento ng ina habang nakatingin sa anak. Narinig ni Karina ang mahinang tawa ng binata sa sinabi ng ina. Nag-iinit ang pisngin pinandilata ng mga mata niya ang lalaki bago ito hinila patayo. Nay, uuwi na tong si Charles. Imporma niya sa ina. Ha? Bakit mo naman pinapauwi agad anak? Tila tumututol na tanong ng ina. Bago pa makasagot si Karina ay naunahan na siya ni Charles. Opo, aalis na rin po ako. Kinamusta ko lang po talaga si Karina, Nay. Nakangiti nitong sabi sa ginang. Narinig mo yung sabi ng nanay mo kanina? Ani Charles sa kanya nang ihatid niya ito sa labas ng bahay. Bulag ka daw dahil hindi mo ako type. Nakangising wika nito. Che, nakairap na sagot ni Karina sa binata. Sige na, umuwi ka na bago pa kita matarayan dyan. Bahagyang natawa ang binata. Uminom ka ng gamot ha, makakatulong yun. Bili nito nang mapawi ang tawa. Nakangusong tumango si Karina. Hindi niya maintindihan kung pakiramdam niya ay may mainit na bagay na humaplo sa puso niya sa narinig mula sa binata. Sige na, salamat ulit doon. Anya rito. Good, uuwi na ako. Nakangiting sagot ni Charles bago tumalikod. Gusto ko yung si Charles, anak. Wika kay Karina ng ina pagbalik niya sa loob ng bahay. Mukhang pati kayo nabighani ng kagwapuhan ng lalaking yun, nanay. Ngumiti sa kanya ang ina. Aba, hindi lang naman dahil magandang lalaki si Charles. Mukha rin maalaga. Kung sasagutin mong lalaking yun, wala akong magiging tutol, anak. Paanong sasagutin? Eh hindi ko nga gusto, nay. Nakaangat ang kilay na sagot niya sa ina. Saka hindi naman naniligaw. Nanatiling nakatingin sa kanyang ina. Bakit naman hindi mo gusto, anak? Dahil ba hindi marangya sa buhay? Natigilan si Karina sa tanong ng ina. Bago pa man siya makasagot, ay muli nang nagsalita ang kaharap. Aanhin mo ang mayabang lalaki kung hindi naman mabuting lalaki. At higit sa lahat, hindi mo mahal. Anang ina bago ito malamlam nang umiti sa kanya. Kahit simple lang ang buhay natin dito sa probinsya, naging masaya kami ng tatay mo dahil mahal namin ang isa't isa. Yun ang lagi mong tandaan, anak. Mapasayo man ang lahat ng yaman sa mundo, hindi ka magiging tunay na masaya kung hindi mo kasama sa buhay ang taong minamahal mo. Alam ko po yun, Nay. Ang tanging nasagot ni Karina sa ina. Bago siya makatulog ng gabing yun, laman ang isip niya si Charles at ang mga sinabi ng ina. Kinabukasan ay sumama si Karina sa pag-aabang ng mga huling lamang dagat sa fish landing. Bakit ang daming tao ngayon? Nagtatakang tanong niya kay Badet nang mapansin na madaming kababaihan ang kasama nilang nag-aabang sa fish landing. Eh kasi naman, kumalat na may gwapong tauhan si Mang Delphine. Kaya ayan, dalawang araw nang dinudumog si Charles. Baling sa kanya ng kaibigan. Pagdaong ng fishing boat kung saan sakay si Charles, ay nakita ni Karina kung paano magbulungan ang dalawang babae sa harap nila. Bakit ang sama ng mukha mo, Karina? Akala ko ba okay na kayo ni Charles? Untag sa kanya ni Badet. Wala, naiinis lang ako dahil madaming tao ngayon. Akala ko, nagsiselos ka eh. Tukso sa kanya ng kaibigan. Pagka na natawa si Karina. Ha? Bakit naman ako magsiselos? Eh wala naman akong gusto dyan kay Charles.
Wala akong pakialam kahit pagkaguluhan pa siya ng mga babae. Ikaw na nga magsabi ng order ko, Badet. Didiretso na ako sa talipapa. Aniya bago iniwan doon ang kaibigan. Nanatiling nakasimangot si Karina habang binubuksan ng pwesto sa talipapa. Maya-maya pa ay dumating si Charles dala ang order niya. Tila nalusaw ang anumang iritasyong naramdaman ni Karina nang masilayan ang magandang ngiti ng binata. Magandang umaga, Karina. Mabuti at ayos ka na. Bati ng lalaki sa kanya. Tumikim si Karina at bahagyang napanguso. Oo, salamat ulit sa dalamang prutas kahapon. Ani rito. Aba, may namumuon na ba sa inyong dalawa nito si Charles, Karina? Nanunuksong tanong ni Aling Merlinda sa dalaga nang mapansin ang hindi niya pagsusuplada sa binata. Nag-init ang bisngi ni Karina. Naku, wala po. Ano, magkaibigan lang kami. Nakakasawa na rin kasing lagi siyang tarayan. Sagot niya sa matanda. Kung gano'n naman palang magkaibigan lang kayo nitong si Karina, pwede na ba kitang ereto sa pamangkin kong babae, Charles? Anang matanda sa binata. Hindi napigilan ni Karina na mapakunot noo sa tanong ng matanda. Isang bahagi niya ay ayaw pumayag sa ideyang irereto si Charles sa ibang babae. Bakit naman aayaw ka? Eh hindi ba sabi mo hindi mo naman siya gusto? Panunuya kay Karina ng isang parte ng utak. Pasensya na po, Aling Merlinda. Kahit magkaibigan lang kami ni Karina, loyal pa rin ako sa kanya. Sagot ni Charles sabay tingin sa dalaga. Tila may kumislot sa dibdib ni Karina sa sagot ni Charles. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilan ang ngiting gustong kumawala sa mga labi. Mauna na ako, Karina. Isasama ako ni Mang Delphin sa bayan ngayon. May asikasuin kami. Paalam sa kanya ni Charles. Sige, mag-ingat ka. Sagot ni Karina na mabilis niya rin binawi. Ang ibig kong sabihin, mag-ingat kayo ni Ninong Delphin. Pagtatama niya. Humisi sa kanya ang binata. May gusto kayong pabili? Ha? Wala naman. Mabilis na sagot niya. Ako, Charles. Pwede ba ako magpabili? Singit ni Badet. Bago pa niya mapigilan ng sarili, ay kunot ang noong napabaling siya sa kaibigan. Ay, wag na pala, Charles. Mabilis na bawi ni Badet. Salamat na lang. Natatawang ani pa nito habang nakatingin sa kanila ng binata. Pag alis ni Charles, ay malaki ang ngising bumalik sa kanya ang kaibigan. Gusto mo rin yung si Charles, no? Panunukon ni Badet sa kanya. Ang sama ng tingin mo sa akin kanina eh. Oo nga, mukhang kinikilig si Karina nung sinabi ni Charles na ayaw niyang ipareto sa iba. Panggagatong ni Amanda. Hindi umimik si Karina. Sa halip ay bumalik sa isip ang sinabi ng ina. Sa pagkakataong ito ay isang bagay ang napagtanto ng dalaga. Gusto niya si Charles. Mahirap man tanggapin ang katotohanan yun, subalit hindi na niya yung kaya pang ipagkaila. Gusto na niya ang binata noong unang beses pa lang niya itong nakita sa bangka ng kanyang ninong Delphine. At lalo pa niya itong nagustuhan nang mapagtanto niya kung gaano ito kabuting lalaki. Iyon ang dahilan kung bakit labis ang pagsusungit at pagsusuplada niya kay Charles. Dahil nilalabanan niya ang nararamdaman para sa binata. Nako, mukhang gustong-gusto ka talaga, Karina. Tukso sa kanya ni Amanda. Bakit hindi mo kasi bigyan ng chance? Saka na, kapag mayaman na siya. Pabirong sagot niya sa babae. Sus, kung uhintayin mong yumaman, baka maunahan ka na ng ibang babae dyan kay Charles. Ani Amanda. Nabalitaan ko, pinagkaguluhan daw si Charles kahapon sa prutasan. Hindi na nabigla si Karina sa sinabi ni Amanda. Sa itsura ni Charles ay hindi na yun nakapagtataka. Aba, ang balita ko bet na bet daw ni Jeline. Patuloy na kwento ni Amanda. Sabi ni Boyet, kulang na lang daw ay lingkisin ng babaitang ni si Charles habang bumibili sa kanya ng butas kahapon. Ibang klase talaga ang babaeng yun. Walang respeto sa sarili. Noong isang linggo lang yung boyfriend ni Sandra ang pinagpapakita niya. Kaya ikaw, Karina, kung talagang gusto mo naman niyang si Charles, linawin mo sa kanya. Ani Badet sa kanya. Para wala nang umaligid na ibang babae. Hindi nga mayaman niyang si Charles, pero maayos na lalaki at masipag. Ubod pa ng gwapo. Siguradong aangat yan sa buhay kapag nagsikap at dumiskarte. Oo nga, Karina. Minsan lang dumating ang tulad ni Charles. Wika pa ni Aling Merlinda. Napangiti siya sa mga kasama. Halatang gustong gusto niyo si Charles para sa akin, ah. Aniya sa mga ito. Siyempre, Ani Badet. Bet ko rin siya nung una pero aminado ako mas bagay kayong dalawa. Kaya wag mong sayangin yung pagpapaubaya ko. Bagya siyang natawa sa sinabi ng kaibigan.
Kailangan ko muna siyang kausapin kung seryoso ba talaga siya sa akin. Anya sa mga ito. Ilang oras ang lumipas habang naglalakad si Karina pa uwi ay natanaw niya si Charles sa prutasan. Naliit ang mga mata niya nang makitang kausap nito si Jeline. Aba, at mukha nga nagpapakitang lintik na babae niya kay Charles. Nagingit-ngit na wika niya sa sarili. Bago pa mapigilan ni Karina ang sarili ay nilapitan na niya ang dalawa. Charles, nandito ka pala. Bati niya sa binata. Karina, malaki ang ngiting bati sa kanya ng binata. Pauwi ka na. Tumango siya bago ibinaling ang tingin sa supot ng prutas na hawak ng binata. Bumili ka ulit ng prutas? Kunot noong tanong niya. Idadaan ko sana sa'yo bago ko umuwi. Buti nakita mo ako. Charles, kilala mo pala tong si Karina? Singit ni Jeline. Mabilis na bumaling si Karina kay Jeline ang nagsalita. Hindi niya napigil ang pagtaasan ng kilay ang babae. Oo, hindi mo ba alam na nililigawan ako ni Charles? Matapang ni-informa niya rito. Talaga? Bakit wala namang nabanggit si Charles? Mataray na sagot ni Jeline sa kanya. Ngayon, alam mo na. Kaya huwag mo nang subukan magpapansin sa kanya dahil hindi na siya available. Nagtaas ng kilay ang babaeng kaharap. Bakit naman hindi available? Eh naniligo pa lang naman siya sa'yo. Sa kabila ng nararamdamang inis ay ngumisi si Karina sa babae. At sa tingin mo hindi ko siya sasagutin? Bukas babalitaan na lang kita kapag boyfriend ko na siya, okay? Bago pa makasagot sa kanya si Jeline ay hindi lang na niya si Charles palayo dito. Hey, Karina! Untag sa kanya ng binata nang makalayo sila sa prutasan. Nang mapansing wala ng tao sa paligid nila, ay binitiwan ni Karina ang kamay ni Charles bago hinarap ang binata. Anong hey-hey ka dyan? Akala ko ba gusto mo ako? Eh bakit ka nakikipag-usap dun kay Jeline? Sikpat niya sa lalaki. Ilan silang nagtitinda ng prutas dito, pero dun ka pa talaga bumili sa babaeng yun. Ano? Dahil ba maganda rin? Dun ako bumili dahil mas maayos ang tinda niya. Hindi dahil maganda siya. Nakangusong sagot ni Charles. Tila pinipigil ang mangiti. Teka, nagsiselos ka ba, Karina? Yung sinabi mo kanina, totoo ba yun? Nag-init ang pisngi ng dalaga sa sunod-sunod na tanong ni Charles. Subalit sa halip na magpadala sa hiya, ay sinalubong niya ang mga mata nito. Totoo bang gusto mo ako, Charles? Buong tapang na tanong niya sa binata. Sumeryoso ang mukha ng binata. Hindi ako nagbibiro ng sinabi kong gusto kita, Karina. Gustong gusto kita. Sagot nito habang diretsyong nakatingin sa kanya. Ramdam ni Karina ang pagbilis ng tibok ng puso nang hawakan ni Charles ang isang kamay niya. Pero bakit mo ako gusto? Patuloy na tanong ni Karina. Oo, maganda ako, alam ko. Pero walang espesyal sa akin bukod doon. Lagi pa kita tinatarayan. Masuyong ngumiti ang binata sa kanya. Unang beses pa lang kitang nakita sa dalampasigan. Nagustuhan na kita. Ang ganda-ganda mo sa malayo at higit pa sa malapitan. Ani Charles. At kahit na tinatarayan mo ako, hindi ko napigilang hindi mahulog sa'yo. Pakiramdam ko, lalo ka lang gumaganda sa paningin ko sa tuwing iniirapan at sinusopladahan mo ako. Pagpapatuloy nito, kasabay ng pilyong pag-angat ng sulok ng mga labi. What can I say? I guess it's part of your charm, Karina. Lalo pa kitang nagustuhan nang makita ko kung gaano ka mapagmahal na anak. Masuyong hinaplos ni Charles ang likod ng palad niya habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Hindi ka lang maganda, Karina. Mabait ka, responsable, mapagmahal na anak. At yun ang mga dahilan kung bakit nahulog ako ng husto sa'yo. Kinagat ni Karina ang ibabang labi nang maramdaman ang pag-iinit ng sulok ng mga mata. Habang nakatingin sa mga mata ni Charles ay kitang-kita niya ang sinseridad sa lahat ng sinabi nito. Nang mga sandaling yun ay tila gusto niyang lumutang sa kasiyahan. Gusto rin kita, Charles. Pag-amin ni Karina sa binata. Gusto na kita nung unang beses na nagtagpo ang mga mata natin. Pero pilit kong tinanggi sa sarili ang nararamdaman ko sa'yo dahil hindi ikaw ang gusto kong lalaki. Lumaki ako na laging sinasabi sa sarili ko na hindi ako magkakagusto sa lalaking walang pera. Kaya hindi ko matanggap na nahulog ako sa tulad mo. Pero nung nakita kong hindi lang ako ang babaeng pwede mong magustuhan, na maraming babae ang gustong gusto ka, natauhan ako, Charles. Isang masuyong ngiti ang ibinigay niya sa kaharap. Ayoko nang itanggi ang nararamdaman ko sa'yo, Charles. At wala na akong pakialam kung hindi ka mayaman. Wala akong pakialam kung mangingisda ka lang. Mahal kita, at yun ang mahalaga. Mahal din kita, Karina.
madamdaming sagot ng binata. Kumikislap ang mga mata nito sa nagbabadyang luha. Hindi man ako mayaman, ipapangako ko na magsisikap ako para mabigyan ka ng magandang buhay sa inaharap. Pabiro niyang pinagtaasan ng kilay ang kaharap na binata sa kabila ng labis na kasiyahang bumabalot sa puso niya. Hinaharap na agad, hindi ka pa nga naniligaw. Bilyong umiti sa kanya ang binata. Talaga? Akala ko ba naniligaw na ako at sasagutin mo na ako bukas? Napaingos si Karina sa lalaki. Sige, sasagutin na kita para wala nang ibang babaeng makalapit sa'yo. Pero kailangan mo pa rin akong ligawan kahit na tayo na. Masuyong umiti sa kanya si Charles. Hindi mo naman kailangan mag-alala sa ibang babae dahil ikaw lang ang gusto ko at sayong sayo lang ako. Pero huwag mo nang bawiin ang pagsagot sa akin. Araw-araw pa rin naman kitang niligawan kahit na tayo na. Kahit si Nanay Philomena, niligawan ko rin. Napanguso siya. Sus, hindi mo na kailangan ligawan si Nanay dahil boto na yun sa'yo. Aniya kay Charles. Magkahawak kamay na itinuloy nila ang paglalakad pa uwi sa bahay ng dalaga. Bukas ng tanghali, mag-day tayo sa bayan, Karina. Sige, pero ipagpaalam ako kay Nanay. Madali lang yun dahil boto naman ka mo sa akin si Nanay Philomena. Sagot ni Charles bago nito dinala ang kamay niya sa labi nito at hinalikan. Nalaki ang mga mata ni Karina sa ginawa ng binata. Ano ka ba? Bakit ka nanghahalik? Malensa pa ako. Nahihiyang sikmat niya rito. Bahagyang nakaangat ng kilay na inilapit ni Charles ang mukha sa kanya. Hindi naman ah. Amoy alcohol nga ang kamay mo eh. Tapos amoy prutas ka. Nakangiting sambit nito. Namumula ang mukhang napanguso si Karina. Siyempre, nagpapabango ako. Dahil ba sa akin? Pilyong tanong ni Charles. Pinandilatan ni Karina ang binata. Hoy, lagi talaga ako nagpapabango kahit wala ka pa dito, no? Isang halakak ang isinagot ni Charles bago muling hinalikan ang likod ng kamay niya. Dahil alam niyang botong ina kay Charles, hindi na naging mahirap para kay Karina na sabihin dito ang tungkol sa relasyon nila ng binata. Kinabukasan, ay inulan sila ni Charles ng tukso mula sa kaibigan at mga kasama niyang tindera. Ang bilis naman talaga, oh. Ani Amanda kay Charles. Sabi namin kahapon bigyan ka ng chance, tapos ngayon kayo na pala. Natakot siguro nung sinabi nating baka maagawan siya ng iba. Nakangising wika naman ni Badet. Huwag yun ang tuksin si Karina dahil baka bawiin pang ginawang pagsagot sa akin. Sambit ni Charles sa mga ito habang tinutulungan si Karina sa pag-aayos ng paninda. Sige na, umalis ka na. Kaya ko na to, Charles. Kung tulungan na lang kaya kitang magtinda. Oo nga, dito ka muna, Charles, para ubos agad ang paninda niyang si Karina. Nakangising wika ni Amanda. Napasimangot si Karina sa sinabi ng babae. Naku, hindi na. Mauubos pa rin to kahit wala si Charles. Sus, hindi namin alam na silosa ka pala, Karina. Tukso ni Badet sa kanya. Bago patuloyang matunaw si Karina sa panunukso ng mga ito, ay pinaalis na niya si Charles. Pagdating ng tanghali, ay sinundo siya ng binata dalang isang box ng cake at kumpon ng pulang rosas. Bakit may paganito ka, Charles? Hindi ko naman birthday ah. Tanong niya rito habang naglalakad pa uwi. Diba sabi ko araw-araw pa rin kitang niligawan? Nakangiting sagot ni Charles sa kanya. Hindi mo naman kailangan gumastos kapag naliligaw. Ayos lang, Karina. Huwag ka mag-alala. Malaki yung kinita ko sa ginawa naming appliances ni Boyet kahapon. Ani Charles. Nabanggit ng binata na pagkatapos mangisda ay isinasama siya ni Boyet sa sideline nito. Kinabukasan ay muli siyang nakatanggap ng chocolate at bulaklak mula kay Charles. Talagang tinotoon ng binata ang sinabi nitong araw-araw itong manliligaw sa kanya. Next time, huwag mo na akong bigyan ng bulaklak. Sayang sa pera. Ani Karina sa binata. Nasa dalang pasigan sila ng hapong yun. Magkatabi silang nakaupo ng binata sa buhangin habang pinapanood ang kalmadong dagat. Pwede mo namang ipakita yung paniligaw mo sa ibang paraan. Dati, aminado si Karina na pangarap niya na araw-araw makatanggap ng bulaklak mula sa lalaking minamahal. Subalit habang nakatingin sa bulaklak na bigay ni Charles, napagtanto niya na tila wala nang halaga sa kanya ang material na bagay. Ang tanging importante sa kanya ay ang presensya ng binata. Paano kung gusto kitang bigyan? Malambing na sagot ng nobyo sa kanya. Pwede naman, pero minsan lang. Mas okay na ipunin mo na lang ang pera mo para sa future natin. Naaaliw na nag-angat ng kilay ang nobyo.
Kasama na rin ako sa future mo, mahal. Malaki ang ngiting tanong ito. Tumikim si Karina kasabay ng pag-iinit ng pisngi. Siyempre, hindi naman kita sinagot para magbiro. Hinawakan ni Charles ang kamay niya at dinala sa mga labi nito. Alam mo bang sa sinabi mong yan, lalo akong nahulog sa'yo? Mula sa kamay niya ay lumipat ang halik nito sa noo niya. Mahal kita, Karina. Masuyong sambit ng binata kasabay ng pagbaba ng mga labi nito sa kanya. Nang tuluyang lumapat ang mga labi ni Charles sa mga labi ng dalaga, pakiwari ni Karina ay bulta-bultahing kuryente ang gumapang sa katawan niya. Kabaligtaran ng mabining hampas ng alon, ang malakas na tibok ng puso ng dalaga. Mahalin kita, Charles. Namumungay na sambit ni Karina nang maghiwalay ang mga labi nila ng binata. Masuyong hinaplos ni Charles ang ibabang labi niya. Isang beses pa siya nitong hinalikan bago sila tumayo at umuwi. Walang pagsidla ng saya ni Karina sa mga sumunod na araw. Araw-araw siyang pinupuntahan ng nobyo sa hapon at sumasabay maghapunan sa kanila ng ina. Araw ng Linggo ay nagpaalam silang muli sa ina na magpupunta sa bayan. Pagkatapos nilang magsimba ni Charles ay nanood sila ng sine. Yung pamilya mo, lahat ba sila nasa Maynila? Tanong ni Karina sa lalaki habang kumakain sila sa mall. Tumango ang binata. I have 3 half-siblings. Nasa Maynila sila kasama ang stepfather ko. Okay lang ba sa kanila na nandito ka? Actually, I'm not in good terms with them. Tutol sila sa pag-alis ko. Sinabihan ako ni Mama na wag na ako magpapakita ulit sa kanila kapag umalis ako. Nalaki ang mga mata ni Karina. Pero umalis ka pa rin? Marahang umiti sa kanyang nobyo. Dahil hindi na ako masaya sa ginagawa ko, Karina. Madalas sabihin sa akin dati ni Papa na dapat kong sundin ang puso ko. Na yun ang silbi ng buhay. Nagawin natin ang mga bagay na magpapasaya sa atin. Napangiti si Karina sa sinabi ng nobyo. Habang tumatagal at nakikilala niya ang binata, ay lalong lumalalim ang nararamdaman niya para dito. I'm sorry kung hindi pa kita may papakilala sa kanila ngayon, Karina, mahal. Hinawakan ni Karina ang kamay ng nobyo. Okay lang yun, Charles. Pero sana magkaayos pa rin kayo ng pamilya mo. Importante na walang samaan ng loob ang buong pamilya. Magkakasundo at nagmamahalan. I hope in time. Ngiti sa kanya ng binata. Subalit natapos ang kasiyahan ni Karina ng araw na yon, nang nakatanggap siya ng tawag kay Badet habang pauwi sila ng binata. Karina, si Aling Filomena! Bungad sa kanya ng kaibigan sa kabilang linya. Magdadala sana ako ng pagkain, tapos naabutan ko siyang walang malay sa kusina niyo. Ang mabuti pa, dumiretso na kayo sa ospital dyan sa bayan dahil dyan ang punta ng ambulansya. Halos hindi makahinga si Karina sa labis na kaba habang naghihintay sa ospital. Nauna si laruan ni Charles kaysa sa ambulansyang may dala sa ina. Calm down, sweetheart. Marahang wika ni Charles sa dalaga habang hinahaplos ang kamay niya. Magiging maayos ang kalagayan ni Nanay Philomena, okay? Ipinagpasalamat ng dalaga na naroon si Charles sa tabi niya upang pakalmahin siya. Pagdating ng ina sa ospital ay agad itong isinugod sa emergency room. Ayon sa doktor, inatake sa puso ang ina at kinakailangan itong maoperahan upang mailigtas ito sa kamatayan. Sana ko kukuha ng 800,000 para sa bypass surgery ni Nanay. Lumuluhang sambit ni Karina sa kaibigang si Badet na siyang kasama niya sa hospital room ng ina. Umuwi si Charles ng gabing yon para kumuha ng damit at mga gamit na kakailanganin niya sa ospital. Baka makahingi tayo ng tulong kay Mang Delphine, Karina. Marami yung kaibigan na may kaya dito sa bayan. Isang oras ay bumalik na si Charles kasama si Mang Delphine. Nahihiyaman ay idinulog ni Karina sa matanda ang problema niya sa pera. Kahit po ibenta ko yung bahay at lupa namin para makabayad ako ninong. Nakikiusap na sambit niya sa matanda. Pasensya ka na, Karina. Wala akong ganung kalaking pera sa bangko. Hindi ko rin may ipapangako na makakahanap ako ng sapat na pera sa loob ng 2 araw. Bigong wika sa kanya ng matanda. Bigong tumango si Karina sa kausap. Karina, don't worry. Masuyong wika ni Charles kasabay ng paghawak nito sa pisngi niya. Gagawa ko ng paraan, okay? Napatitik si Karina sa nobyo. Anong gagawin mo? May mga kaibigan ako mahihinga ng tulong sa Maynila, Karina. I will try to ask for their help. Bago umalis si Charles ng araw na yon, ay masuyo nitong hinaplos ang buhok niya. Huwag ka na mag-alala dito, okay? Magiging maayos si Nanay Philomena. Anang binata bago siya dinampian ng halik sa noo. Mag-ingat ka, Charles. Bilin niya sa binata.
Dalawang araw ang lumipas ay nakatanggap siya ng tawag kay Charles. Ayon sa binata ay naipadala na nito sa kanyang ninong Delphine ang perang gagamitin sa operasyon ng kanyang ina. Hindi ka pa babalik? Tanong ni Karina sa nobyo. Narinig niya ang paghugot nito ng hininga mula sa kabilang ninya. I'm sorry, sweetheart. May mga kailangan lang akong asikasuhin dito. Charles, sabi ni Ninong Delphine, 2 milyon ang pinadala mong pera. Saan ka nakakuha ng ganong kalaking halaga? Don't worry about it. Ang mahalaga, maipapa-opera na natin si Nanay Philomena. Marami pa siyang gustong itanong sa binata. Subalit tinawag na siya ng nurse para sa operasyon ng ina. 3 araw ang lumipas matapos ang operasyon ng ina ay hindi pa rin bumabalik si Charles. Ninong Delphine, may balita na po ba kayo kay Charles? Hindi ko siya nakakausap simula kahapon. Nag-aalala ang tanong ni Karina sa matanda. Hindi rin, Karina. Siguradong abala yun ngayon dahil sa problema ng pamilya niya. Problema po? Naguguluhang gagad ni Karina. Kilala niyo rin ba ang pamilya ni Charles, Ninong Delphine? Hindi pa ba nasasabay sa'yo ni Charles ang tungkol sa pamilya niya? Ganting tanong sa kanya ng kaharap. Akala ko, nabanggit na niya sa'yo bago siya umalis pabalik ng Maynila. Nabanggit ang alin? Naguguluhan pa rin tanong ni Karina. Ang tanging sinabi niya lang sa akin, hindi sangayon ng pamilya niya sa pag-alis niya ng Maynila. Alam ko rin na dating mangingisda ang ama niya. Tumango sa kanya ang matanda. Oo, tagakala ng tatay ni Charles, Karina. Dati kong kaibigan. Nung napunta kami sa Maynila, nakilala at napang-asawa ng tatay niya si Amelia, ang ina ni Charles. Mayaman ang pamilya ng ina ni Charles. Meron silang mga pag-aaring mga hotel sa loob at labas ng bansa. Nung mamatay ang tatay ni Charles, nakapag-usawa ulit ang nanay niya ng mayamang businessman. Likas na gwapo at maganda mga magulang ni Charles, kaya hindi nakapagtataka na noong mabalo ang nanay niya, agad ding nakapag-asawa. Laglag ang panga ni Karina habang nakikinig sa sinasabi ng kanyang ninong Delphine. Kung ganoon, mayaman po talaga si Charles? Hindi makapaniwala ang tanong ni Karina. Tumango ang kaharap niya. Siya ang CEO ng shipping line na pag-aari ng amain niya, Karina. Kaya nga nagulat na lang ako nung magkita kami isang araw sa barko habang pauwi ako dito. Kinausap niya ako noon at sinabing gusto niyang magtrabaho sa akin. Hindi ko lang alam kung bakit siya umalis sa Maynila dahil hindi niya sinabi sa akin ang rason. Walang imik si Karina sa lahat ng narinig mula kay Mang Delphine. Akala niya ay tapos na ang matanda. Subalit ipinakita nito sa kanya ang cellphone nito. Nakita niya roon ang balita tungkol sa lumubog na shipping vessel 3 araw ang nakaraan. Yung lumubog na barko, pag-aari yan ng shipping line ng pamilya ni Charles. Siguradong kaya hindi mo siya nakakausap ngayon ay abala siya sa problemang kinasangkutan ng negosyo nila. Nangihinang napaupo si Karina sa labas ng silid ng ina. Kasunod niyon ay sunod-sunod na bumagsak ang luha niya. Bakit ka umiiyak, Karina? May nangyari ba masama kay Aling Philomena? Nag-aalala ang tanong ni Badet sa kanya nang abutan siya nito sa ganoong posisyon. Sunod-sunod na umiling siya sa kaibigan kasabay ng paghikbi. Niloko ako ni Charles Badet. Sa kabila ng pagluha ay kinuwento niya sa kaibigan ang natuklasan tungkol sa pagkataon ng binata. Tulad ng reaksyon niya ay labis na ikinabigla ng kaibigan ang nalaman tungkol kay Charles. Karina, hindi ba dapat maging masaya ka? Untag sa kanya ng kaibigan nang makabawi ito sa pagkabigla. Dapat masaya ka ngayong nalaman mo na mayaman naman pala si Charles. Yun ang pangarap mo, di ba? Paano ako magiging masaya kung niloko niya ako, Badet? Hindi niya sinabi sa akin ang totoong pagkatao niya. Pinaniwala niya ako na mahirap siya. Hindi niya yun gagawin sa akin kung talagang seryoso siya sa nararamdaman niya sa akin. Karina, baka naman may dahilan si Charles kung bakit hindi niya sinabi sa iyo ang tungkol sa pagkatao niya. Pag-alo sa kanya ni Badet. Nang gabing yun ay nakatanggap siya ng tawag sa binata. Karina, I'm sorry. Hindi ko nasagot ang tawag mo kahapon da. Nakita ko nga sa balita na may lumubog na barkong pag-aari ng pamilya mo. Malamig na sagot ni Karina sa binata. Nang hindi agad sumagot si Charles ay itinuloy niya ang pagsasalita. Oo, Charles. Alam ko na ang tungkol sa pagkatao mo. Alam ko na mayaman ka talaga. Nagaling ka sa mayabang angkan. Na CEO ka ng malaking shipping line na pag-aari ng pamilya mo. Alam ko na lahat, Charles. Sinabi sa akin ni Ninong Delphine. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng lalaki sa kabilang linya. Karina, I'm sorry for not telling you everything. Kinagat ng dalaga ang ibabang labi kasabay ng pagbagsak ng luha mula sa mata.
Bakit hindi mo sinabi sa akin, Charles? Pinagmukha mo akong tanga. Alam mo ba yun? Ilang beses kong sinabi sa'yo na ayaw ko sa'yo dahil wala kang pera. Sinubukan kong itanggi ang nararamdaman ko sa'yo kasi ayaw ko sa lalaking tulad mo. Pero sa huli, kinain ko rin ang lahat ng sinabi ko. Kasi mahal talaga kita eh. Sa huli, wala na akong pakialam kung anong estado mo sa buhay. Kasi ang mahalaga, mahal kita at mahal mo ako. Tapos ngayon malalaman ko nalang bigla na mayaman ka pala. Isang mahinang hikbi ang kumawala sa lalamunan ng babae. Alam mo ba yung nararamdaman ko ngayon, Charles? Pakiramdam ko, niloloko mo lang ako. Pakiramdam ko, pinagtatawanan mo ako noon pa man dahil sa pagka-ambisyos ako. Ang daming pagkakataon pero hindi mo sinabi sa akin ang totoo mong pagkatao. Bakit? Dahil iiwan mo rin ako sa huli, ganun ba? Dahil hindi ka seryoso sa akin? Kung sa bagay, imposible naman magkagusto ang isang tulad mo sa babaeng kagaya ko. Karina, no. Tunog desperado ang sagot ni Charles sa kabilang linya. Hindi kita niloloko, Karina. I'm sorry kung hindi ko nasabi sa'yo ang buong pagkatao ko. Pero please, huwag mong isipin na hindi ako seryoso sa'yo. Hayaan mong mapaliwanag ako, sweetheart. Tama na, Charles. Matigas na sagot niya rito. Hindi ko na kailangan marinig ang paliwanag mo dahil malinaw na sa'kin ang lahat. Pinunasan niya ang luhang lumanda sa pisngi at pilit pinatatag ang tinig. At hindi mo na rin kailangan makipaghiwalay sa'kin dahil ako na ang gagawa nun. Karina, what do you mean? Desperadong tanong ni Charles. Tinatapos ko na itong relasyon natin, Charles. Ayoko nang makita ka pa. Maraming salamat sa tulong na ibinigay mo kay nanay. Huwag ka mag-alala. Magsisikap akong bayaran yun. Gagawa ako ng paraan. Bago pa makasagot ang binata ay pinuto na niya ang tawag. Ilang beses pang sinubukang tumawag ni Charles. Subalit sa halip na sagutin ay pinatay na ni Karina ang cellphone. Mula noon ay hindi na sila nag-usap pang muli. Masama talaga ang loob ni Karina sa ginawang paglilihim ni Charles. Anak, bakit hindi ko nakikita si Charles? Tanong kay Karina ng ina, isang araw ang nakalilipas mula nang makalabas ang ina mula sa ospital. Matagumpay ang operasyon ng ina at mabilis din ang pag-recover ng katawan nito. Bago pa masagot ni Karina ang ina, ay hinawakan na nito ang kamay niya. May problema ba kayo, anak? Malumanay na tanong nito. Marahang umiling si Karina kasabay ng tipid ng ngiti. Wala po, Nay. Nasa Maynila pa siya kaya hindi siya bumibisita. Pinagbasdan siya ng ina. Pagkatapos ay bumuntong hininga ito. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling, Karina. Ilang araw na kitang pinagmamasdan at alam kong hindi ka okay, anak. Anong problema? Sukat sa sinabing yun ng ina, ay bumagsak ang luha sa mga mata ni Karina at sinabi dito ang totoo. Bakit ka nakipaghiwalay sa kanya, anak? Marahang tanong ng ina matapos niyang ikwento rito ang lahat. Dahil alam kong niloloko niya lang ako, Nay. Dahil alam kong hindi siya seryoso sa akin. Sa tingin mo, kung hindi siya seryoso sa'yo ay babayaran niya ang lahat ng gastos ko sa ospital? Anang ina kasabay ng pagpisil nito sa palad niya. Nakita ko kung paano kanya tingnan kapag bumibisita siya dito sa bahay, anak. Ganoon din ang nakikita ko sa mata ng ama mo sa tuwing dinitingnan niya ako noon. Sana hinayaan mo muna siya magpaliwanag, anak. Anang ina. Kinagat ni Karina ang ibabang labi at pinunasan ng luha sa pisngi. Pero ang hirap maniwala na seseryosohin niyang babaeng katulad ko. Sino lang ba ako? Oo, maganda ako. Pero tindera lang ako, Nay. Siguradong mas madaming magaganda at edukadang babaeng mas bagay sa kanya. Oo nga at pinangarap ko makapangasawa ng mayaman. Pero mula nang malaman ko na mayaman pala si Charles, para bang bigla ako nanliit sa sarili ko, Nay. Hindi ka kung sino lang, anak. Sagot sa kanya ng ina. At siguradong minahal ka ni Charles dahil may nakita siya sa'yo na wala sa mga babaeng nakasalumuhan niya sa Maynila. Marahang umiti sa kanya ang ina. Pagbalik niya, bigyan mo siya ng pagkakataong magpaliwanag, anak. Alam kong mahal mo siya, anak. At huwag mo sanang pagkaitang sumaya ang sarili mo dahil sa insekuridad at takot mo. Mapait nang umiti si Karina sa ina. Yun ay kung babalik pa si Charles, Nay. Sinabi ko sa kanya na ayaw ko na siya makita pa. 5 araw nang nakalipas mula nang nakipaghiwalay siya sa binata sa telepono. Sa kabila ng sakit na dinulot sa kanya ng paglilihim ng binata, sa kabila ng pagdududa sa puso niya, hindi pa rin maikakaila ni Karina ang nag-uumapaw na pagmamahal niya sa lalaki. Huwag kang mag-alala, anak. May tiwala ako sa pagmamahal ng binatang yun sa'yo.
Sana nga, Nay. Sana nga. Sambit ni Karina sa isip. Tulad ng sinabi ng ina, nang hapong yun habang nasa dalampasigan si Karina ay dumating si Charles. Sa kabila ng pananabik sa binata ay pinigilan ng dalaga ang sariling salubungin nito ng yakap. Anong ginagawa mo dito? Mahinang tanong niya sa lalaki. Napansin ni Karina ang papatubong balbas sa mukha ni Charles. Tila isang linggo rin itong hindi nag-ahit. Pakiwari niya ay tila pumayat din ito sa ilang araw na pagkawala. Kinuyom ni Karina ang palad para pigilan ang sariling lapitan at haplusin ang mukha ng binata. I'm sorry it took me more than a week before I was able to come back. Bungad sa kanya ng binata. Ako ang nag-asikaso sa lahat ng problema ng negosyo ng pamilya, Karina. I haven't slept for days and it was hell. Sa halip na sumagot ay nanatiling nakatitig si Karina sa binata. Kitang-kita niya ang pagod sa mga mata nito. I'm sorry dahil hindi ko sinabi sa'yo ng buong tungkol sa pamilya ko. Pagpapatuloy ni Charles kasabay ng paghakbang nito palapit sa dalaga. Pero hindi kita niloko. Totoong hindi na ako mayaman nung umalis ako ng Maynila, Karina. Anong ibig mo sabihin, Charles? Sinabi sa akin ni Ninong Delphi na CEO ka ng shipping line ng pamilya mo. Sagot niya sa binata. Galing ka raw sa mayamang pamilya. My mother's family is rich, yes. Sagot ni Charles. But my father isn't. Tulad ng sinabi ko sa'yo, dating mangingisda ang ama ko. Pero hindi matanggap ng pamilya ni Mama si Papa, kaya itinakwil siya ng sariling pamilya niya at tinanggalan ng mana. Sa loob ng 5 taon, lumaki ako sa simpleng pamilya. Parehong nagtatrabaho ang mga magulang ko para masuportahan ako. Hanggang sa namatay si Papa. Nakapag-asawa ulit si Mama. My stepfather is a business magnate and the owner of a shipping line. Tinanggap niya ako bilang tunay na anak. Pinag-aral sa magandang eskwelahan at tinuruan ang pamahalaan ng kumpanya niya. But then, after years of working in his company, I realized that I'm not really happy with my life. That I just want to live with a normal and simple life, away from the city. Pero kapalit ng pag-iwan ko sa negosyo, ay pagtalikod sa akin ng pamilya ko. My mother and stepfather stripped me of our family's money at tinanggap ko ang ginawa nila. In fact, bago ako umalis, isinuli ko ang lahat ng material na bagay na binigay nila sa akin. Even my bank accounts, Karina. Ang tanging kinuha ko lang ay ang maliit na ipong iniwan sa akin ni Papa na hanggang ngayon hindi ko pa ginagalaw. Mahabang pagpapatuloy ni Charles. Nasa barko ako paakla na makita kami ni Mang Delphine, ang dating kaibigan ni Papa. That's how I came here, Karina. And I'm sorry for not telling you all of that. Hindi ko sinabi sa'yo dahil natatakot akong husgahan mo ako sa naging desisyon ko. Natatakot akong hindi mo ako maintindihan. Isa pa ay may tampo rin ako sa mama ko dahil sa ginawa nila sa akin. Alam ko mahalaga sa'yo ang pamilya. Kaya ayokong tingnan mo ko bilang masamang anak dahil nilayasan ko ang pamilya ko para sa sariling kapakanan. Pagkatapos ng binata, husang bumagsak ang luha sa mga mata ng dalaga pagkatapos marinig ang lahat ng yun mula kay Charles. Biglang lumambot ang puso niya para dito. I'm sorry, Charles. Lumuluha ang paghingi ni Karina ng tawad sa binata. Akala ko'y nag-iim ka sa akin dahil hindi ka naman talaga seryoso sa akin. Nung nalaman ko na mayaman ka talaga, nagkaroon ng takot at pagdududa sa puso ko. Inisip ko na niloloko mo lang ako. Kasi sino ba namang mayaman at CEO ng isang malaking kumpanya papatol sa tinderang tulad ko? Tinawid ni Charles ang distansya nila at masuyong pinalis ang luha sa pisngi niya. Naiintindihan ko kung bakit mo pinagdudahan ang pagmamahal ko. But believe me, sweetheart, you're the most amazing woman I've ever met in my life. And that is why I'm in love with you so much. Hinawakan niya ang mukha ng binata at buong pusong sinalubong ang tingin nito. Mahal din kita, Charles. Mahal na mahal. Hindi nagbago ang pagmamahal ko sa'yo sa kabila ng nalaman ko tungkol sa pagkatao mo. At hindi kita huhusgahan sa ginawa mong desisyon. Sa katunayan, nagpapasalamat pa ako. Dahil kung hindi ka umalis, hindi kita makikilala. Patawarin mo sana ako kung nakipaghiwalay ako sa'yo. Please? Hindi ako nag-isip muna bago nagbitiw ng mga salita. Naiintindihan ko, Karina. Masuyong sambit ng binata bago siya pinatakan ng halik sa noo. Pangako, hindi mo ulit susubukan pang makipaghiwalay sa akin. Alam mo bang halos mabaliw ako pagkatapos ng ginawa mo? Gustong-gusto kong umuwi na dito para makausap ka. Pero alam kong kailangan kong to pa rin ang sinabi ko kay Tito Arnulfo. He's my stepfather. The 2 million came from him, Karina.
Kapalit ng pangako kong pagtulong ang pagresolba sa krisis na kinakaharap ng kumpanya. Kung ganoon, sa kanila galing ang 2 milyong pinadala mo kay Ninong Delphine? Tanong niya sa binata. Tumango sa kanya ang binata. Masuyong umiti. Don't worry, nag-aayos na rin kami. After having a talk with my mother, she finally let me go. She said that she finally understood and accepted that I'm just like my father. Annie Charles. Kinausap din ako ng abogado ng mga Salvatore, my mother's family. Nalaman kong pinamana nila sa akin ng lolo ko ang kalahati ng kayamanan nila. Bumaba ang isang kamay nito sa palad ni Karina at hinawakan yun. Hindi ba't pangarap mong makapag-asawa ng mayaman, mahal? Well, I can say I'm rich now, sweetheart. Payag ni Charles bago inilabas ang isang sising at lumuhod sa harap niya. Please marry me, Karina. Muling bumagsak ang luha sa mga mata ni Karina habang nakatingin sa minamahal. Mahal kita, Charles. Mayaman ka man o mahirap. Mangingisda ka man o CEO. At magpapakasal ako sa iyo hindi dahil sa pera mo, kundi dahil mahal kita. At ikaw lang ang gusto kong makasama sa habang buhay, sa hirap man o sa ginhawa. I love you so much, Karina. I can't wait to build a family with you. Puno ng pagmamahal na wika ni Charles, kasabay ng pagsuot nito ng singsing sa daliri niya. Kasunod niyon ay tumayo si Charles. Marahan itong tinuyo ang pisngi ni Karina bago inanggin ang mga labi ng nobya. Ibinuhos nilang 2 sa halik na yon ang pangungulila nila sa isa't isa sa loob ng mga araw na hindi sila magkasama. Natigil lamang sila at napilit ang maghiwalay sa isa't isa nang marinig ang pagtikhim ng kaibigang si Badet. Nalingunan nila ito ilang metro lang ang layo sa kanila. Nasa likod ito ng naka-wheelchair na ina ni Karina na parehong nakangiti sa kanila ni Charles. Mabuti naman at maayos na kayong 2 ng anak ko, Charles. Anang ginang sa binata. Bakas ang kasiyahan sa muka. Huwag po kayong mag-alala, Nay Philomena. Hindi ko na po papakawalan pa ang anak niyo. Wika ni Charles sa kanyang ina. At huwag ka rin mag-alala dahil hinding-hindi ako kakawala sa'yo. Masuyong sagot ni Karina sa lalaking minamahal. 2 buwan nang lumipas ay naganap ang kasal nila ni Charles. Imbitado ang lahat ng kaibigan nila na labis na ikinabigla ang natuklasan sa pagkatao ng binata. Dumating din ang mga kamag-anak ni Charles mula sa Maynila. Subalit bago pa man ang araw ng kasal, ay nakilala na ni Karina ang pamilya ng lalaki na buong puso rin naman siyang tinanggap. Ipinagpatuloy din ni Karina ang pag-aaral habang si Charles ay nagpatayo ng resort gamit ang perang minana sa pamilya ng ina. Bukod pa roon ay bumili ito ng mga bangka na siyang pinauupahan niya sa mga kapwa mangingisda. Hi, salamat naman at natapos na rin ang tampuhan. Masaya ako para sa inyong 2. Sabad naman ni Badet. Salamat, Badet. Abay ka sa kasal namin, ha? Ikaw ang bridesmaid ko. Ngiting-ngiting sabi ni Karina na lalong nagpasaya sa kaibigan. Alagaan at mahalin yung isa't isa mga anak. Kapag may tampuhan at hindi pagkakaunawaan, irosolba niyo agad at pag-usapan upang hindi na tumagal at lumala pa. Opo, Nay. Sabay na sagot ng magkasintahan. Mabilis na kumalat sa lugar nila ang pagbabalikan ni Karina at Charles. Mabilis ding nalaman ng mga kanayo nila ang kanilang planong pagpapakasal. Nang sumunod na araw ay dinala ni Charles si Karina sa Maynila at ipinakilala sa pamilya ng binata. Mainit ang naging pagtanggap ng pamilya ni Charles kay Karina. Walang tutol ang mga ito sa pagpapakasal nila. Sinikap ni Karina na mabayaran sina Charles ay pinagpagamot sa nanay niya. Ngunit mariin naman yung tinanggihan ni Charles. Pagsapit ng 6 na buwan, ay natupad na ang dream wedding nila. Sa lugar ni na Karina ginanap ang kasal. Hindi muna sila nag-anak dahil pinagpatuloy muna ni Karina ang pag-aaral upang sa ganoon ay may maitulong naman siya kay Charles sa negosyo nito. Kahit hindi naman kailangan ay sinuportahan pa rin ni Charles kung anong makakapagpasaya sa misis nito. Ganoon naman dapat ang mag-asawa, nagsusuportahan sa isa't isa. 3 taon ang lumipas, kasabay ng pagtatapos ni Karina ng pag-aaral, ay biniyayaan sila ni Charles ng anak. Habang pinagmamasdan ni Karina ang kanyang mag-ama sa dalampasigan, ay isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Wala na siyang mahihiling pa sa buhay na meron siya ngayon sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Noon, pangarap lamang niyang makapangasawa ng mayaman. Ngayon, kasama na niya at masayang pinagmamasdan ng asawa niya at anak nila na bunga ng kanilang pagmamahalan.
The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.